Nakakita ang komite sa Kamara ng ilang grounds para ma-impeach umano si Vice President Sara Duterte. Isa na riyan ang hindi umano maayos na paggamit ng pondo noong siya pa ang kalihim ng Department of Education. Si Melales Moras sa Sentro ng Balita Live. Angelique, may pagkakataon pa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag sa House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol nga rito sa nakita nilang mga posibleng grounds para sa posibleng impeachment complaint laban nga sa Vice Presidente. Sa isang panayam sa media ngayong umaga, kinumpirma ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua na may dalawa na silang nakikitang batayan na maaaring gamitin sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay natukoy nila sa gitna nga ng investigasyon ukol sa umano'y fund misuse ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Sabi ni Chua, para lang sana sa pagbuo ng mga bagong batas ukol sa tamang paggamit ng pondo ng pamahalaan ang kanilang pagdinig. Pero dahil sa takbo ng kanilang pagsisiyasat, nakita ng komite na maaaring maging ground sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang graft and corruption at betrayal of public trust. Ito ay kaugnay pa rin sa maanumalya umano niyang paggamit ng pondo sa youth programs at umano'y overpriced rental payments for safe houses. Una ng binatikos ni Vice President Duterte ang komite na pawang paninira at pampolitikal ang umano ang ginagawa laban sa kanya. Pero nilinaw naman ni Chua na evidence-based ang kanilang mga hakbang. Sa susunod nilang pagdinig, maaari rin daw magpaliwanag ang kampo ni Duterte at linawin ang mga anumalyang ibinabato sa kanila. Bukod dyan, natanong naman si Chua ng kanyang reaksyon sa pagharap ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado ukol naman sa issue ng war on drugs at anya, iginagalang nila ang hiwalay na investigasyon ng Senado sa issue. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Chua ukol sa issue kay Vice President Duterte. Now, whether ito ay maisasampa, that's another question. Dahil kanina natin, unang-una, do we have the number? So, yan, hindi ko po masasagot pa yan. Basta ako, bilang chairman itong committee, gagawin ko lang po kung ano po yung trabaho ko. Sa ating po mga kababayan, makakaasa po kayo na tayo naman po gagawin lamang po natin kung ano po ang tama. Makakaasa rin po kayo na ito naman pong ginagawa natin ay para rin po maprotektahan ang pera at bawat sentimo na binabayad po ninyo sa ating gobyerno. Angelique, sa mga puntong ito ay may ongoing online press conference din si House Squad Coma Co-Chair Bienvenido Abante Jr. At sa gitna nga ng pagdinig ng Senado, kasama naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay sinasabi nga niya na ang gusto lang nila ay manaig nga ang katotohanan. At kasabay nga ng presence ni dating Pangulong Duterte sa Senado ay nireiterate nila o muli silang nanawagan sa dating Pangulo na siya ay humarap din sa hiwalay naman na pagdinig ng House Squad Committee patungkol din sa war on drugs ng dating administrasyon. Angelique? Yes, Mela, balikan natin si Congressman na Joel Chua. Dati kasi, itinanggi ng Kamara na may namumuong impeachment moves laban kay Vice President Duterte. So, bakit parang tila nagbago ngayon? Angelique, mabuti na lamang din at naitanong mo. Isa yan sa mga naitanong ng media sa press con nga ni Congressman Chua kanina. At ang sinasabi niya, nireiterate niya na sa umpisa naman ang kanilang pagdinig ay gusto lang nila makabuo ng mga panukalang batas para nga mas mapaigting pa o mas mapagbuti pa yung paggamit ng pondo ng bayan, particular na nga sa confidential funds. Pero ang sinasabi nga niya ngayon kasi may mga lumabas na umano'y anomalya na talagang pwedeng grounds for impeachment. Kaya ito yung posibleng takbuhin ng kanilang investigasyon na maaari silang magrekomenda nga ukol dito. Pero Angelique, ang sinasabi nga ni Congressman Chua ay maaari pa rin magpaliwanag yung kampo ni Vice President Duterte at kung mapapatunay nga kung ma-justify itong mga umano'y anomalya ay maaari namang hindi matuloy kung ano man itong mga grounds na ito na maaari nilang irekomenda. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.